Nung bata pa si Antonio, gusto niya ang taniman ng olibong kumalat sa gilid ng burol, hanggang sa abot tanaw. Gustong gusto niya mga baloktot na kulot ng mga puno ng olibo at ang mabango amoy ng kanilang prutas habang ito ay nahihinog. Gustong gusto niyang maduming lupa sa ilalim ng kanyang mga paa at ang mataas at mainit na araw sa itaas. At higit sa lahat, gusto niyang maglakad kasama ang kanyang ama. Pakiramdam niya ay mahalaga siya habang itinuro ng kanyang ama iba't ibang puno at bulaklak, hanggang sa nagbago ng lahat. Alam niya, tulad ng ginawa ni Lindsay kung paano malilito at mapapahiya ang isang magulang. Hindi minahalat din ang gihan. Nilakad nila ang kompleks ng mga gusaling buo-buo sa Villa Manassos na dumaan sa pangunahing villa, pati na rin ang Leonidas, ang staff housing at ang central office, bago dumating sa wrought iron gate kasama si Lindsay. Binuksan ni Antonio ang gate at pinapasok si Lindsay sa kakahuyan. Paano pa rin nakapasok ang iyong pamilya sa negosyo ng langis ng oliba? Tanong ni Lindsay habang naglalakad sila sa pagitan ng maayos na hanay ng mga puno. Ang mga kulay abong berdeng dahon ay kumakaluskos sa hangin. Ang masikip na kulay cream ng mga usbong ng kanilang mga bulaklak na nakataas sa araw. Ito ay dahil sa aking ama, sabi ni Antonio. At maririnig ang parehong tensyon at pagmamataas na pumasok sa boses niya. Siya ay nagkaroon ng magkasalungat at damdamin pagdating sa kanyang ama. Paggalang at paghamak, galit at kalungkutan, pag-ibig at puot. Siya ay nagmula sa wala. Sabi niya kay Lindsay, ang aking ama'y nakatira sa atin sa nagtatrabaho bilang dustman. Ngunit ang aking ama'y may mga pangarap at ambisyon at mahal niya ang lupa. Nagpawis siya ng dugo para makabili ng lupa at sa pilas ng panataon, pinalawak niya ito. Nagpa siya siyang magtanim ng mga puno ng olibo para sa langis dahil pakiramdam niya ito ay isang bagay na palaging hinihiling at naging matagumpay siya, sabi ni Antonio. Bagaman hindi sa una, maaari itong naging napakamahal upang gumawa ng langis ng oliba maliban kung gagawin mo ito sa maraming dami gamit ang mahusay ng mga pamamaraan. Ang aking ama nahirapan nung una, ngunit pagkatapos ay nakabili siya ng mas maraming lupa at nagtanim ng mas maraming puno, pagkukwento ni Antonio. At kaya nagmana ka ng isang imperyo, saan ni Lindsay? Nalikip sa alaala ang loob ni Antonio. Oo, siya ay nanumpa na hindi sasabihin kahit kanino ang tungkol sa kung paano gumuho ang imperyo ng Marasius sa ilalim ng kanyang mga paa na ipatawag siya sa bahay pagkatapos ng atake sa puso ng kanyang ama. Hindi niya sasabihin kay Lindsay. Poprotektan niya ang kanyang alaala ng gama gaya ng dati. Kahit na minsan ay parang ibinibenta niya ang kanyang kaluluwa para iligtas ang kanyang ama. Naalala pa rin Antonio ang pag-uwi niya pagkatapos magsimula ng trabaho sa Athens. Isang trabaho ang giniit ng kanyang amang nagsimula siya dahil ayaw niya. Siya malapit sa negosyo ng pamilya. Hindi niya gustong malaman kung gaano kalala ang mga nangyayari. Gayunpaman hindi ito napagtanto ni Antonio noong panahong iyon. Naramdaman na lang niya ang pagtanggi katulad ng ginawa niya kay Lindsay. God help him! Ayaw na niyang maging bulag pa. Gusto niyang makita kung ano nangyayari sa paligid niya at tumulong. At makakasama niya ngayong linggo si Lindsay. Ano bang iniisip mo? Tanong ni Lindsay at binalik ni Antonio ang tingin sa kanya. Nagkibit balikat si Antonio. Iniisip ko lang ang lahat ng dapat gawin. Ang paglalaan ng oras upang pumunta sa New York ay magastos. Ipagpalagay ko. Pero kailangan. Hindi sumagot si Lindsay at saglit sila naglakad. Mainit ang araw sa kanilang ulo at balikat kahit malamig at presko pa ang hangin. Ang mabangong amoy ng mga bulaklak ng olibay umalingaungaw mula sa kung saan nila tinatapakan ang mga naglaglag na mga putot. Ang kakahuyan nakaunat sa bawat direksyon. Hinawakan niyang lahat kung pwede lang. Maaring naibenta niya ang kanyang kaluluwa, ngunit at least nailigtas niya ito. Dumingon sa kanya si Lindsay na may maliit na ngiti. Para kang isang hari na sinusuri ang kanyang nasasakupan. Ipagpalagay kong medyo parang isa ko. Pag-amin ni Antonio. Labis kong ipinagmamalaki ang tinayo ng aking ama mula sa wala at kung anong kanyang itinatago kung sa pamamagitan lamang ng kanyang pagsumikap. Ipinatong ni Lindsay ang isang kamay sa braso nito. Ang kanyang mga daliri malamig at malambot. Natutuwa kong ipinakita mo sa akin ang lahat ng ito, Antonio. Ito'y tumutulong sa akin upang maunawaan ka, saad ni Lindsay. Napatingin si Antonio sa babae. Conscious na kahawak pa rin ito sa braso niya. Ang kaibig-ibig nitong kulay abong mga mata ay napakalaki at malinaw. At gusto mo ba akong intindihin? Tahimik ni Antonio ang tanong. Nanliit ang mga mata ni Lindsay at binawi niya ang kamay mula sa braso nito. Naramdaman ni Antonio ang kawalan. Ako, sabi ni Lindsay. At pagkatapos ay umiling. Sa balagay ko'y walang gaanong punto, sabi niya. Ang kanyang mga labi pumipilit sa isang malungkot na ngiti. Ngunit natutuwa pa rin ako. Tumangulang si Antonio. Nakaramdam siya ng emosyon sa kanyang dibdib.
Tumaas ang mga salita sa kanyang lalamunan at bumalot sa kanyang dila. Napakaraming alaala, masyadong malapit sa ibabaw, masyadong walang pag-asa na pananabik at hindi nasisiyahang pagnanasa. Ang kasal nila, malungkot niyang alaala, ay tapos na. Dapat na tayong bumalik. Inaasahan ng nanay ko na magpupunta tayo sa main villa para mananghalian. Wika ni Antonio. At sumulyap kay Lindsay. Tayong dalawa lang. Magiging maayos ba sa iyo yun? Sige, sagot na Lindsay. At gusto kong iyong ina Antonio. Gusto ko siyang kasama. I'm sorry, wala ako dun para sa iyo nung na-diagnose siya. Wika ni Lindsay at nakagat ang labi niya. Si Antonio ay nakipagpunyagi sa mga salita nito ng ilang sandali. Ang mga emosyong dumaan sa asawa ay napakalakas at napakalaki para sa pagsasalita. Hindi niya kayang paghiwalay ng isa-isa sa isa. Pasalamat at habag, pag-asa at kalungkutan, nais itong naroon siya. Nandito ka ngayon, sabi ni Antonio. Yun ang mahalaga. Nagsimula na sila maglakad pabalik sa direksyon kung saan sila papunta. Kailan mo sasabihin sa pamilya mo na maghihiwalay na tayo? Tanong Lindsay at natigilan si Antonio. Kapag tama ng pagkakataon. Nagmamadali ka ba? Hindi. Nagunit talagang ipinagpatuloy mo ba ang panlilinlang sa iyong ina? Tanong ni Lindsay. Hindi yun ang gusto ko, sagot ni Antonio. Binibigyan lang siya ng mga doktor na ilang buwan o marahil ay kahit na ilang linggo. Kumalat ng cancer at ayaw na niyang sumailalim muli sa invasive treatment. Gusto mo bang sabihin ko sa kanya? Tahimik na tanong ni Lindsay. Ang dami ko ng utang sa iyo kahit papaano. Ang boses ni Antonio lumabas na napakalakas. Masyadong matigas. Masasaktan lang siya. Bakit di natin siya hayaang mamatay na masaya sa paniniwalang masaya tayo? Kilagat ni Lindsay ang kanyang labi. Hindi ako mahilig magsinungaling. Ayoko rin, pero para sa masigit na kabutihan tulad ngayon. Ito'y isang awa para sa kanya, Lindsay. Tahimik ni Antonio'ng sabi. Bakit mo siya po problemahin sa maikling panahong natitira niya? Tumingin si Lindsay sa lalaki. Nanlalalim ang mga mata niya at pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumungo. Lahat tama. Ngunit papaanong iyong mga kapatid na babae at kapatid na lalaki, Antonio? Mukha naghihinala na sila. Sabi ni Antonio, paos at hilaw ang boses. Sasabihin ko na sa kanila pagkatapos ng lahat ng to. Nalukot ang mukha ni Lindsay at inabot niya ang kamay ni Antonio na tila nagulat sa kanilang dalawa. Pinisil niya ang kamay nito. Puno ng habag ang mukha nito. I am so sorry, Antonio. Si Mommy Zenaida naging higit na ina sa akin kaysa sa aking sariling ina. Mamimiss natin siya pareho. Sang-ayon ni Lindsay na paos na rin ang boses. Ayaw ni Antonio ang bitawan ng kamay nito. Hindi niya nais gamitin ng maingat na kagandahang asal at maingat na pagkakaibigan. Siguro kung anong meron sila noon ay hindi totoo. Ngunit ito ay mabuti ngayon. At marahil maaari silang bumuo ng isang bagay na totoo ngayon. Ang pag-iisip ay parang punyal na dumudula sa loob niya. Palihim na hinahanap ang kanyang puso at nasasaktan. Dahil alam niya hindi siya makapag-suggest ng ganun kay Lindsay. Hindi kapag kasama niya ito at nagdulot lamang ng kalungkutan sa kanya. Utang niya sa kanya ang kalayaan nito kahit papaano. Sinundan ni Lindsay si Antonio palabas ng Olive Grove. Nag-aato biling iwanan ang nakakagulat na pagsasamahan na kanilang pinagsaluhan. Nasiyan siya sa pakikipag-usap sa kanya, panunokso at pagbabahagi, pag-aaral tungkol sa isa't isa. Ito ay higit pa sa kanilang nagawa noon sa labing tatlong buwan ng kanilang kasal. Ang linggo sa New York naging isang sexual kaysa sa emosyonal na pagkatuklas. At pagkatapos sa mga buwang iyon sa Greece, para mga isang hero sila maliban kung nakahiga sila sa kama. Pero ngayon parang magkaibigan talaga sila. Nakadama si Lindsay ng lungkot at saya sa parehong oras. Dahil habang ang pakikipagkaibigan kay Antonio ay mas mabuti kaysa sa puot na naranasan niya nito mga nakarang araw, ito'y nagpahirap pa rin sa kanyang panghihinayang at pananabik. Naglakad sila patungo sa villa na magkasamang tahimik at pagkatapos ay pumasok si Lindsay sa kwarto upang magbalit. Pinalitan niya ang kanyang sundress para sa isang pares ng linen na pantalon at isang katubang pang itaas na walang manggas at naglagay na ng kanyang makeup at inaayos ang buhok. Hinihintay siya ni Antonio sa sala nang lumabas siya at napatitig sa kanya ang mga tingin nito nang buksan niya ang pinto. You look lovely, sabi ni Antonio. Puro ng warm sincerity ang boses ito habang dumapo ang tingin nito sa kanya. Namula si Lindsay, kahit hindi siya sigurado kung bakit. Sinabi nito sa kanya na maganda siya dati. Pinaulanan siya ng mga papuri, ngunit iba ang pakiramdam niya ngayon. At pagkatapos ay alam ni Lindsay kung bakit, dahil sa unang pagkakataon totoong nakita siya ni Antonio at naisip pa rin itong maganda siya.
Ang realisasyon ay nagpaunawa sa kanya kung bakit hindi niya sinabi sa kanya ang tungkol sa kanyang pagkabalisa. Siya ay talagang napuro ng kahihiyan at takot. Takot tatanggihan siya nito o iwan man lamang siya. Nakumbinsa niya ang sariling sinubukan niyang sabihin sa kanyang lahat, ngunit hindi talaga. Hindi niya gusto. Lindsay? Lumapit si Antonio sa harap niya. Isang kamay nito ang humahaplos sa kanyang siko. Okay ka lang ba? Tanong ni Antonio. Oo, mukha kang namumutla. Umiling si Lindsay. Napagtanto ko lang kung gaano ko naging unfair sa iyo, Antonio, na hindi nagsasabi sa iyo ng totoo. Sinabi ko sa sarili ko na sinubukan ko hanggat kaya ko, pero alam kong hindi talaga. Dalayo ko talagang malaman mo. Sa pagitan ng isang bato at isang matigas sa lugar, palagay ni Antonio may maliit na malungkot na ngiti. Napahamak tayo, hindi ba? Sa palagay ko, na para bang maluhaluha si Lindsay. Sa kagustuhang itago ang kanyang emosyon, tumalikot sa rito. Nagkunwaring inaayos niya ang kanyang pangitaas. We should go. Maghihintay ang nanay mo. Naglakad sila papunta sa main villa kung saan naghihintay si Mommy Zenaida sa kanila. Nakanda ng tanghalian para sa kanilang tatlo sa isa sa maliit na silid kainan ng villa, na may French window kung saan natatanaw ang isang maliit na walled herb garden. Hindi pa nakapunta si Lindsay sa silid noon at ang komportableng sukat at kapaligiran nito, ilagay siya kagad sa kaso tulad ng ginawa ni Zenaida. Paano ka nanirahan sa Greece? Napakahirap ba? Lumunok si Lindsay. Ayaw nalilangin ito, ngunit alam niya ang sinabi ni Antonio na ito ay kapwa isang awa at kabaitan. Hindi masyadong mahirap at sana'y tamang pakikitungo mo sa kanya, sabi ni Zenaida na may masamang tingin sa kanyang panganay na anak. Masyadong masipag si Antonio, sabi niya kay Lindsay. Katulad niya ang kanyang ama sa ganong paraan. Naramdaman ni Lindsay ang panginig ng tensyon sa katawan ni Antonio at nagtaka ito. Sinilyapan niya ito ngunit ang mukha nito'y walang kibo habang inaabot ito sa isang upuan para sa kanyang ina. Umupo sa Zenaida na nakangiti kay Antonio. Si Evangelos ay palagi nagtatrabaho. Dati akong pumapasok sa opisina niya at umupo sa desk nga. Isang sakal na taong pinakawalan ni Lindsay at tumaas ang kilay ni Antonio. Hindi ko alam yon, Mommy. Bakit ko naman sasabihin sa'yo? Tanong niyang na may nakakagulat na tingin. Bumalik siya kay Lindsay. Pero ito lang ang tanging paraan para tumigil siya sa pagtatrabaho. Siguro dapat sinubukan ko na. Biro ni Lindsay sa kanapahagat labi habang nare-rehistro ang nakaraan. Nakalak ang kanyang tingin kay Antonio at alam niya nakarehistro nito. Makakagawa ito ng isang nakakano na pagbabago mula sa kung anong karaniwan sa aking mesa. Mahinang sabi ni Antonio. Ito'y magiging napakahirap, naisip ni Lindsay, abala sa paglatag ng napkin sa kanya. Ang pretending sa isang party isang bagay, ngunit sa mukha na isang taong pinahahalagahan niya. Hayaan mo kung tumawag para sa unang kurso, sabi ni Zenaida. I'm afraid I'm not last for more than a few hours before I need a nap these days. Gumiti siya ng paumanhin at tinawakan ni Lindsay ang kamay niya. I'm sorry, panimula ni Lindsay. Kung may magagawa ako, hindi mo kailangan mag-sorry, sabi ni Zenaida. Namuhay ako ng magandang buhay at mas gugustuhin kong walang malungkot sa aking kalagayan ngayon. Gusto kong mamuhay ng buo sa abot na aking makakaya hanggat kaya ko. Pumasok ang isa sa mga tauhan upang iserve ang unang pagkain sa harap nila. Isang fruit salad na may mga ubas at makatas na hiwa ng melon. Sabihin mo sa akin, Lindsay, tanong ni Zenaida ng tahimik na umalis muli ang staff. Miss mo na ba ang Amerika? Marami ka bang kaibigan na naiwan? Hindi maiwasan ni Lindsay sumulyap kay Antonio na ang mukha ay maingat na walang ekspresyon. Hindi gaanong marami, sabi ni Lindsay. At ang iyong pananaliksik? Magagawa mo bang tapusin iyon dito? Hindi naman malayang makamit mong iyong doctorate, hindi ba? May ilang banu akong trabaho kahit papaano, sagot ni Lindsay. Karamihan sa mga pananaliksik ay maaaring isagawa mula sa kahit saan, basta't nasa akin ang aking laptop. Sigurado ako na kailangan man ilang mga biyahe pabalik sa Amerika, sabi ni Zenaida at tumungo si Lindsay bilang pagsang-ayon. Opo, gagawin ko. Hindi naman masyadong marami, patuloy ni Zenaida. Ang isang lalaki at isang asawa ay magkasama. Kinuha niya ang isang hiwa ng melon. Ang kanyang tingin ay biglang tila halos tukso. Ang anim na buong pagitan ay napakatagal na panahon. Tinapunan ni Lindsay na nagtatakang tingin si Antonio. Hindi sigurado kung anong isasagot niya. Si Lindsay may ilang negosyong dapat harapin pabalik sa Amerika, wika ni Antonio. Ang kanyang boses isang kinis at kontrolado gaya ng dati. Kasama ang bahay niya at mga ganong bagay. Nandito ngayon ang pwesto niya, Mommy. At bakit hindi kasama niya ang lugar mo? Sagot ni Zenaida. Isang mapaglarong ngiti ang hakorba sa kanyang bibig.
Sa Amerika? Nadulas saglit ng kalmado si Antonio habang nakatitig sa kanya. Dahil hindi ko kayang patakbuhin ang Maracios Enterprises mula sa Amerika, sabi ni Antonio sa wakas. Tumango sa Zenaida. Aba, paglarong itinitoy mo ba sa mga sulok? Hindi. Malumanan niyang pagsang-ayon. Hindi mo magagawa. Itinulak ni Antonio ang kanyang plato. Nagdanais ang pagkain na nito ay maaaring maging mas kaaya-aya para sa kanilang lahat. Ang direktang panlil lang sa kanyang ina ay higit na mahirap kaysa sa inaakala niya. At masasabi niyang nahihirapan din si Lindsay. Kung tungkol sa mukhahin ng kanyang ina ay umalis na siya sa Villa Maracios, ang ideya ay walang katotohanan. Ibinuhos niyang kanyang kaluluwa sa negosyo ng pamilya. Isinakripisyo ang lahat ng anyo na isang normal na buhay para panatilihing nakalutang ang mga bagay. Hindi siya makalayo rito, kahit ang gusto niya. Sa kabutihang palad, inilipat ni Zenaida ang pag-uusap sa mas hindi nakakapinsan ang mga bagay habang kumakain sila. At natutuwa si Antonio'ng iwanan ang mga pinagtalunang bagay habang sila ay simple nag-uusap. Gusto niyang panoorin ang sinasabi ni Lindsay kung paanong kumikilig ang mga mata nito kapag kinikilig ito. Ang paraan ng pagkilig nito sa kanya. Pumunta sa isang tabi kapag ito ay considering a point. Ang malinaw na tibok ng kanyang biglaang pagtawa nagpatagal sa kanya para mapatawa siyang muli. Pasayahin niya ulit ako, kahit ngayong linggo lang. Oras na matapos ang dessert ay nakita ni Antonio ang kanyang ina ay kailangan na magpahinga kaya nagpaalam na sila. Hinalikan niya ito sa magkabilang pisngi, gaya ng ginawa ni Lindsay dito, bago sila umalis sa pangunahing villa upang bumalik sa magkabilang pisngi, gaya ng ginawa ni Lindsay dito. Tahimik at walang laman ang paligid sa mainit na bahagi ng araw na iyon. May mga engagement pa ba ngayon? Tanong ni Lindsay at umiling si Antonio. Hindi, pero may paghahanda para sa party bukas at pagkatapos ay ang aktwal na pagdiriwang sa araw pagkatapos. Sumulyap si Antonio kay Lindsay. Gusto kong gawing mas madali ang mga bagay para sa iyo, sabi ni Antonio. Ang ugaling to pero sincero. Ang awkward na siya'y napapakilabot sa loob ni Lindsay. Pero alam kong ayaw mo rin na ibang pakikitungo ko sa iyo, wika ni Antonio. Napakabait mo, Antonio. Na-appreciate ko lahat ng ginagawa mo para sa akin. Saglit na para may gustong sabihin si Lindsay. At naramdaman ni Antonio ang kanyang pusong lumulokso sa takot at pag-asa. Pagkatapos ay umiling si Lindsay. Nalilihim ang kanyang mga mata para hawakan ito ang kanyang kamay. Salamat, sabi niya at naglakad papunta sa villa. Ikinilig ni Lindsay ang kanyang mukha sa araw at pinikit ang kanyang mga mata. Ninanon mamang init pati rin ang pahinga mula sa paghanda para sa party ni Mami Zenaida. Kahit na iginiit ni Antonio ang hindi niya kailangan, sumama siya sa mga kapatid ni Mami Zenaida. Malinaw na nagsisikip si Antonio na tulungan siya. Naramdaman ni Lindsay iyon. At kung nagkaroon sila ng ganitong uri ng pangunawa noon, magagawa ba nito ang lahat ng pagkakaiba? Nabuhay kaya ang kanilang pagsasama o umunlad pa nga ba? Naisip ni Lindsay. Hindi mapakali. Lumipat siya sa kanyang upuan. Pumulot ng isang bulaklak ng bougainville na pumulupot sa pader na bato. Ang tanong na iyon nagpahirap sa kanya sa iba't ibang anyo mula nung sinabi niya kay Antonio tungkol sa kanyang pagkabalisa. Marahil kailangan nilang makarating sa bingit ng sakuna upang tunay na magsimulang makinig at maunawaan ang isa't isa. Marahil kailangan nilang ang sakit sa puso at paghihiwalay upang makarating sa isang lugar kung saan maaari silang bumuo na isang bagay na matatag at totoo. At baka umiikot ka lang ng isa pang fairy tale, isa pang pantasya. Dinikit ni Lindsay ang bulaklak sa kanyang pisngi at muling ipinikit ang kanyang mga mata. Kahit nagkaintindihan sila ni Antonio sa isa't isa ngayon, kahit naging magkaibigan sila, hindi pa rin umubra ang kasal sa pagitan nila. Hindi siyang uri ng asawang kailangan ni Antonio, ang social hostess at organizer. Kano man niya nagawang kontrolin ng kanyang pagkabalisa, matatalo pa rin siya ng walang katapusang pakikipag-ugnayan sa lipunan ng kanyang karera bilang CEO. At paano ang kanyang sariling pananaliksik? Sinabi niya kay Antonio magagawa niyang magsaliksik kahit saan, na totoo. Ngunit ang kanyang PhD matatapos sa loob ng ilang buwan at nagsimula na siya maghanap ng mga profesor. Ang pananatili dito sa Greece ay nangangalugan ng paghalik sa kanyang career goodbye. Isang bagay na hindi niya pinapansin o naisip man lamang na hilingan nitong pakasalan siya na sumama dito sa Greece. She had been so desperate then, desperate to be happy, to leave the sadness of her life behind. Ngunit pagkaraan ng siyam na buwan, napagtanto niya kung gaano talaga katugma ang kanilang mga layunin sa buhay. Malinaw na sinabi ni Antonio na hindi ito aalis sa Greece. Gustuhin man niyang simulan muli ang kanyang pagsasama, ibig sabihin mananatili pa rin sila dito. Ginagawa ang kanyang makakaya upang maging asawang kailangan nito.
paglalaro ng hostess at socialite, mga tungkulin na hindi niya kayang tiisin. Pwede ba kitang samahan? Iminulat ni Lindsay ang kanyang mata upang makita ni Mami Zinaida na nakatayo sa kanyang harapan, na nag-aalok sa kanya na isang bagilo ng ngiti. Siyempre po! Lumipat siya sa bench para bigyan ng puwang kanyang biyanan. Umupo si Zinaida na nakahinga na maluwag. Masakit ang lahat! Tahimik nitong sabi. Ang kanyang tingin sa mga bundok na putol ng isang tulis-tulis na linya mula sa abot tanaw. Sa tingin ko, kapag ito ng oras ko, handa na akong huminto sa sakit. I'm sorry po. Tahimik na sabi ni Lindsay. Pakiramdam niya hindi siya sapat pansamantala, lalo na sa liwanag ng biyaya ni Mama Zinaida sa harap ng labis sa pagdurusa at kalungkutan. Ang pagkaalam na malapit ka ng mamatay sa ilang paraan ay isang regalo, sabi ni Zinaida pagkaraan ng ilang sandali. Ang kanyang tingin nasa mga bundok pa rin. Pinibigyan ka nito ng pagkakataong ayusin ang iyong mga pakikipagsapalaran at sabihin ang mga bagay na maaaring lalabanan mo. Nilingon nito si Lindsay. Isa nakakagulat na katatawanan ang nagliliwanag sa kanyang mga mata. Sabihin mong totoo ng iyong puso dahil hindi mahalaga kung guguluhin mong ilang mga balahibo. Ipagpalagay ko, sumang-ayon si Lindsay pagkatapos ng ilang segundong paghinto. Pakiramdam niya yung magsasalita si Mami Zinaida ng ilang katotohanan ngayon at wala siyang ideya kung anong kanyang sasabihin bilang kapalit. Alam ko, nagsimula si Zinaida. Pinili ang kanyang mga salita na may pag-iingat. Na nagkamali kay ni Antonio. Ang pagkabigla ay bumalot kay Lindsay na sinundan ng matinding pagkabalisa. Kung aaminin yung totoo, magagalit kaya si Antonio? Magsisinungaling pa ba siya ngayon? Alam ko rin, sabi ni Zinaida sabay tapik sa kamay niya, na ayaw mong malaman ni Antonio. Sinusubukan niya akong protektahan mula sa labis na kalungkutan. Napalunok si Lindsay. Naghanap ng mga salita. Mahal na mahal ka niya. At mahal ko siya. Gusto kong maging masaya siya. Sandaling natahimik si Zinaida. I think kaya mo siyang pasayahin, Lindsay. Umiling si Lindsay. Ang kilos ay likas at tubot sa tiyak. Hindi ko po kaya. Alam kong hindi ko kaya. Wika ni Lindsay. Huli na nang nalaman niya kung gaano niya inamin na dito ang lahat. Ngunit ang kanyang biyanan tila hindi nagulat. Bakit sa tingin mo ay hindi mo kaya? Dahil hindi po akong kailangan niya. Hindi ko kaya maging ang uri ng asawang kailangan niya. Wika ni Lindsay. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.